Hello mga guys, welcome back to my channel again. At sa mga lagi nakakasubaybay sa akin, nandito na naman ako guys sa inyong harapan para magbigay ng konting tips. Ito yun guys kung paano magpalit ng timing belt ng Epson L1455. Ito yun guys yung itsura ng timing belt na papalitan natin. At sa mga baguhan pa lang na nag-aayos ng printer, panoorin nyo to guys para magkaroon kayo ng ibang idea. Paano palitan yung timing belt ng Epson L1455. Hindi pa ako masyadong eksperto sa printer. Base lamang po ito sa aking mga true experience kung paano mag-ayos ng printer. Kaya guys, panoorin mo na tong video na to para magkaroon ka ng ibang idea. At sa mga baguhan lang po sa aking channel, ako po ay gumagawa ng video tutorial katulad ng computer repair, printer repair, and CCTV repair. At bago yon, huwag nyo sanang kalimutan na i-like, i-share, and subscribe ang aking channel para lagi kayong ma-update sa ating mga susunod na video tutorial. Kaya kung gusto mo nang matuto at magkaroon ng ibang idea, panoorin mo to guys. Hello guys, bali ito yung error ng Epson printer L1455. Ito yun guys, yung printer na ayusin natin ngayon. Ngayon, kung napapansin nyo guys dito, ito yung timing belt niya. Yan yung ayusin natin guys at ipipix natin. At yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Ang una natin gagawin guys ay tanggalin muna natin yung tornilyo sa likod. Step by step yan guys para makalas natin yung printer. Yan, pag natanggal na natin yung tornilyo nyo yan guys, ilalagay muna natin yan sa mesa guys para ma-fix natin yung printer at matanggal natin yung cover case nya. Yan guys, pag natanggal na natin yung tornilyo guys, iangat lang natin to guys. Check lang natin kung may mga naipit na papel dyan sa loob. Pero pag na-check nyo na at wala na, pwede nang tanggalin yung guys. Ito yung guys, yung pinakalikod ng printer natin guys. Tanggalin ko muna tong tornilyo na sa gilid nyo guys para matanggal yan guys. Yan. Bali ito na guys, nilagay ko na sa mesa guys para mas madali nating masundan at makita yung inaayos natin printer. Bali binuksan ko na yan guys, hindi ko na pinakita sa inyo. Ngayon guys, itong wiring na to, picturean nyo na lang guys pag tatanggalin nyo para masundan nyo yung wiring nya. Kasi napakarami yan guys, mahirap sundan yan. Yan. Tanggalin muna natin yung wiring ng kulay yellow guys. Kailangan kasi natin matanggal yung wiring niya guys para makalas natin yung cover case ng printer natin. Yan. Dahan-dahan lang natin tanggalin yung guys. Dapat yan guys, bago nyo tanggalin eh, dapat may guide kayo nyan. Yan guys, para hindi kayo magkamali sa pagbalik ulit ng mga wiring niya. Yan, unti-unti lang natin tanggalin yung mga guys.
Yan, pati yung kulay black niya, tatanggalin din natin yan, guys. Yan, lahat ng wiring niya dyan sa gilid niya, guys. Make sure na may memorize nyo, guys. Kasi mahirap ibalik pag di nyo natandaan yung wiring niya, guys. Yan guys, pati yung ribbon na yan ay tatanggalin din natin yan. Yan, tanggalin lang natin yan guys. Daan-daan lang yan guys kasi baka bigla mapunit yan. Yan, tatanggalin lang muna natin itong pinaka-magnet niya guys. Yan, pag natanggalan natin yung wiring niya yan guys, kakalasin na natin yung cover niya yan guys. On. Bali, tanggalin muna natin itong isang tornel nyo guys para matanggal natin yan. Bagulo tanggalin yung mga nasa loob niyan guys, dapat make sure na nakatanggal yung ano niyan, yung saksakan niya, yung power cord. Yan, tanggalin muna natin yan guys, yung tornilyo na yan. Yung guys, pag natanggal na yun natin guys, tanggalin natin tong tray niya guys. Dalawa kasi ang tray niyan, yun yung tray ng baba. Yan, tanggalin muna natin guys. Tapos, sunod ay tanggalin natin yung nasa ibabaw na tray niya guys. Ilahin mo lang yan guys, madali lang tanggalin yan. Yan. Yan, tanggalin lang natin tong mga tray niya guys. Tapos, ang susunod natin gagawin dyan ay tatanggalin na natin yung ano, yung sa scanner niya guys. Yan, iaangat lang natin ng konti yan guys. Yan, pag inangat mo kasi yan guys, yung wiring niya kasi yan, dapat daan-daan mong ilayin yan guys para hindi maputol. Yan, iangat mo lang yan guys para daan-daan lang kasi baka maputol yung mga wiring na sumama dun sa gilid niya guys. Yan, iangat lang natin yan guys. Tapos ang susunod natin gagawin dyan ay yung stand ng ano natin, scanner. Dalawa kasi yan guys, kaya tatanggalin natin yan. Yan, may mga tornil yan guys, dalawang tornil yata yan eh. Yan. Pag natanggal mo na yan guys, yan, bubunutin mo lang yan guys. Dapat tandaan nyo yung mga stand guys kung saan nakalagay para hindi magkabaligtad. Yan, tanggalin lang yung mga tornilyo guys. Dalawang tornilyo na yan. Step by step yan guys para matanggal natin yung cover case ng printer ng Epson L1455.
Ang susunod natin yung tatanggalin guys, itong pinaka ano niya dito. Main switch niya dito sa gilid lang guys, sa harapan niya. Yan, tanggalin lang muna natin yan guys, mga tornilyo na yan. Make sure na tandaan natin yung mga tinatanggal natin guys na casing niya. Para maibalik din natin agad ng maayos. Yan, tanggalin lang natin mga tornilyo dito sa gilid guys. Kasi nakaipit pa yung mga yan. Hindi pa basta-basta nakakalas yan. Yan, lahat ng tornilyo yan sa gilid guys. Bubunutin lang natin, natanggalin natin gamit yung screw natin. Tapos, konti lang iangat lang natin ng konti yan guys. Yan. Tapos, tatanggalin natin yung ribbon yan guys. Saka yung tornilyo sa maliit. Para makalas natin yan guys. Yan. Bawat tanggal nyo yan guys, dapat pinipicturan nyo para ma-memorize yung kung saan nakalagay yung mga casing na yan guys. Yan. Tapos, ang susunod natin gagawin ay yung bubunutin na natin yung ribbon niyan guys. Yan. Dahan-dahan lang guys kasi baka mapigtas yan. Yan. Tapos, tatanggalin natin yung tornilyo dito guys na may wire na kulay black. Babalik din natin guys yan pag na tanggalan natin yung casing ng printer. Yan, bali, natanggal na natin yan guys. Make sure lang na matandaan natin yung mga tinatanggal natin guys na tornilyo. Kung saan nakalagay. At tapos, tanggalin din natin yung tornilyo dito sa loob ng ano. Loob ng casing niya guys. Medyo malalim yan guys, pero kaya naman ng screw tanggalin yan. Yan. Pagkatapos, tanggalin natin yung mga screw niya sa gilid-gilid guys. Lahat ng na may mga tool nyo sa gilid ay tatanggalin natin yan guys. Guys, bali natanggal natin yung tornilyo, dahan-dahan natin iangat yan guys para matanggal na. Susukuitin lang natin yan guys. Bali, ang susunod natin natanggalin ay yung itong ink nya. Kailangan matanggal muna yan guys yung lagayan ng ink nya para maangat natin yung casing nya. Yan, sukitin nyo lang guys, matanggal na yan agad. Tapos, tatanggalin natin ulit yung tatlong tornilyo dito sa gilid niya guys na nakabit yung ink. Yan, para maangat natin yan guys. Yan, i-list lang natin konti yan guys, matatanggal na yan. Tapos, ang susunod natin gagawin dyan guys ay tatanggalin natin yung hose niya guys. Pero kasi pag tinanggal mo yan guys, baka bumulwak yung ink niya. Kailangan mo ng tape na pampigil dun sa ink niya guys para hindi umagos yung ink niya.
Lalagyan lang natin ng tape yan guys, bawat butas niyan para hindi umagos yung ink. Bubunutin lang natin guys na nakasalpak dyan, tapos talagyan natin ng tape yan guys para hindi bumulwak yung ink. Step by step lang ang gagawin natin yan guys para ma-repair natin yung timing belt ng Epson L1455. Papalitan kasi ng bago yung timing belt niya guys, nasira na kasi yun. And tapos bubunutin lang natin yung mga ribbon dyan guys na isa. Yan guys, bubunutin lang natin yan guys. Tapos lalagyan lang natin ng tape. Yan guys, bali natanggalan natin yung tangke ng ink niya guys. Tanggalin lang ulit natin itong tornillo dito guys. Nakaipit pa kasi. Kaya hindi natin maangat yung cover casing niya. Yan, bali iangat lang natin ng dahan-dahan guys. Baka may maputol dyan sa loob. Tapos tanggalin natin yung isang tornillo guys. Kasi sumasabit guys, hindi maangat. Ayan, kita nyo guys, oh, medyo, ayan, nakasabit sa casing guys. Kaya tatanggalin natin yan guys. Kaya babalik din natin agad yan guys pag naayos na natin yung printer. Ayan, nandaanan natin yan at, ayan. Ayun guys, bali natanggalan natin yung cover casing nyo guys. Ng printer natin. Ngayon, na dito na, nakikita na natin yung timing belt nya guys. Pero tatanggalin muna natin yung mga nasa side cover niya guys para maalis natin yung timing belt na nasira at mapalitan. Make sure lang guys na i-memorize yung mga tinatanggal nyo na tornillo dyan at mga cover casing niya para maibalik nyo din na maayos yung pagkakalagay ng printer. Susunod natin gagawin guys ay tatanggalin na natin tong ano niya, cartridge niya sa ibabaw. Yan, tanggalin lang natin yung tornillo niya guys. Iangat mo lang guys. Yan, dapat marginan nyo yan guys kung saan nakalagay yung mga ink. May color coding dapat kayo dyan guys bago nyo tanggalin yan. Kasi baka magkalito kayo ng lagay, baka masira yung printer head natin guys. Sugitin nyo lang ng flat screw guys para maangat nyo yung cartridge nya. Yan, bali nasukit na natin yung apat na cartridge. Pwede na natin iangat yan guys. Yan, tanggalin natin isa-isa yan guys. Ayun guys, bali na tanggal na natin guys yung cartridge niya pati yung encoder strip niya guys, nilinis lang natin. Tapos ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin guys yung cover casings niya dito sa gilid. Yan guys, yung bakal na yan guys para maangat natin yan. Yan lang yung tatanggalin natin guys. Yan, lahat ng nakakapit na tornillo sa bakal na yan guys sa gilid, kailangan natin matanggal.
Yan, balitanggalan lang natin yung guys. Please lang natin ng konti yun. Ito, tatanggalin natin tong bakal sa gilid niya guys. Para maangat natin yan. Yan guys, bali yung susunod natin guys, itatanggalin natin yung hose nyo sa gilid, baka umapaw yung ink. Lagyan din natin ng tape yan guys. Yan, lalagyan natin ng tape yung mga hose nyo guys, yung apat na hose na yan na maliliit. Para hindi bumulwak yung ink nyo guys. Pwede rin kayo gumawit, pwede ka rin gumamit dyan guys ng gloves para hindi madumihan yung kamay nyo pag yung ink nang nahawakan nyo dyan. Yan, lalagyan lang natin ng tape yan guys. Yan, bali natanggal na natin yung side cover na yan na may bakal guys. Ngayon, tatanggalin natin tong motor niya guys na yung tornilyo niya para maangat natin yung timing belt guys. Tanggalin na natin tong tornilyo ng motor niya guys. Maliit dito sa gilid. Hello guys, bali ang susunod natin gagawin ay tanggalin muna natin itong screw ng motor ng printer natin. Tapos tatanggalin din natin tong isang tornilyo dito sa may malapit sa printer head. Sa gitna, malapit sa gitna. Yan guys, tanggalin natin yan guys para maangat natin yung cartridge kasi dyan nakalagay yung timing belt. Kailangan nang tanggalin natin yung bakal na yan guys. Guys, bali natanggal natin mga tornilyo. Tatanggalin pa natin tong isang tornilyo dito sa gilid, yung nakalagay na ano, na puti dyan. Para maangat natin yung bakal, guys. Pati yung motor niya, guys, tatanggalin natin. Step by step, guys, para makalas natin yan. Yan guys, bali natanggal natin yung motor niya.
Yan, iaangat lang natin konti yung bakal guys para matanggal natin yan. Yan, iangat ko dito sa gilid guys para matanggal yung bakal. Yan. Ayun guys, bali natanggal na natin yung bakal. Slide lang natin yan guys para matanggal natin. Guys, slide lang natin para matanggal yung bakal guys. Pero ibabalik din natin pag natanggal natin yung timing belt guys. Ito guys, balit ito yung timing belt guys. Nakakit lang kasi yan kaya pwede mong hilahin yan guys para matanggal. Ayun guys, bali natanggal natin yung timing belt. Ngayon, ang gagawin natin ay papalitan na natin ng bagong timing belt guys. Ito yung nabili natin sa Shopee. Ganun din guys ang paglalagay ng timing belt, iipit mo din guys, may iipitan dyan guys na pwede mong ilock yung timing belt. Gagamitan nyo na ng flat screw guys para malock yung timing belt dun sa printer head. Yan, okay na guys. Bali na nalock na natin yung timing belt dun sa printer head. Pwede na natin ibalik sa dating ayos nya guys. Ngayon, ang susunod natin gagawin dyan ay ilalagay na rin natin yung bakal niya guys. Na tinanggal natin kanina yung maliit na bakal. I-slide din natin yon. Bali, ito yung maliit na bakal guys na tinanggal natin. Yan, ibabalik na natin ulit. I-slide din yan, guys. Kung gaano yung pagtanggal mo kanina, ganun din yung pagbabalik mo, guys. Ayun, guys. Bali, nabalik na natin yung bakal.
na-slide na natin. Ngayon, ilalagay na natin yung mga thumbnail yung tinanggal natin kanina, guys. Ganun lang, guys, ang magpalit ng timing belt sa ating printer na L1455 Epson. Step by step lang, guys. Medyo marami kasing mga turning nyo itong printer na to, kaya medyo mahirap buksan, guys, at mahirap din ibalik. Ngayon, guys, unti-unti lang natin ilagay yung mga tinanggal natin, guys. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay ibabalik natin yung motor ng printer na tinanggal natin kanina. Ilalagay na natin yung screw lang, guys. Tapos, ang susunod natin gagawin ay ilalagay na rin natin itong tinanggal natin sa side cover niya, guys, na bakal. Yan. Babalik na din natin yung tornilyo niya, guys. Step by step lang, guys. Sana nasundan nyo yung video kanina. Guys, ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin tong encoder strip niya na tinanggal natin kanina, guys. Thank you.
Tapos ang susunod natin gagawin guys ay ilalock na natin yung timing belt na nilagay natin bago kanina. Yan, ihilain lang natin yan guys ng konti para hindi mapwersa yung timing belt natin. Ihilain lang natin yung timing belt natin guys papunta dun sa motor ng printer natin. Doon natin siya ilalagay at ilalock. Bali, i-adjust natin to guys yung nasa gilid para mahila natin guys yung timing belt at malak natin dito guys. Luluwagan lang natin ng konti yan guys yung tornilyo dito sa gilid para hindi mapwersa yung timing belt natin pag hinila natin. Bali yung maliit na ball na yon nalaglag kasi napwersa natin kanina pero ilalagay din natin ulit kasi pag hinihila yung timing belt guys napwersa natatanggal yung bilog na parang bearing dyan guys kaya dahan-dahan lang ang paglalagay yan guys at paghila ng timing belt. Thank you.
Ayun guys, bali na kapit na natin timing belt guys. Medyo mahirap lang ikabit yan pero naikabit na natin guys. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay ikakabit natin ulit yung tinanggal nating encoder stream. Yan, susok-sok lang natin yan guys. Tapos isasabit natin dun sa gilid niya guys. Ayun guys, bali nakakabit na natin. Hello guys, ang susunod natin gagawin ay ikakabit na natin yung cartridge ng printer natin. Dapat ay may color coding kayo dyan guys para hindi kayo magkamali sa paglalagay ng cartridge. Para hindi masira yung printer head niya guys. Yan, ang una natin ikakabit ay yung kulay black. Yan, daan-daan lang yan guys kasi may lock yan. Tapos ang pangalawa natin ilalagay guys ay yung kulay blue. Yan guys, ang susunod natin ilalagay na cartridge guys ay kulay red. Tapos ang pinakalas ay yung kulay yellow guys. Yan, dapat may basehan kayo guys bago nyo tanggalin yung cartridge para hindi magkabalik-baligtad. Bali, ipipix na natin yung printer guys. Kasi nakabit na natin yung timing belt ng ating printer na Epson L1455. Guys, bali tatakpan na natin yung casing ng cartridge natin guys. Pipiksa natin yan. Sundan nyo lang maigi guys itong video para hindi kayo magkamali dun sa pagbabalik ng mga parts na tinanggal natin. Ayun, ang susunod natin inalagay ay yung pinaka-cover nyo na guys. Yan, papatong mo lang siya guys. Tapos ang susunod nating ilalagay guys yung hose ng ink natin na tinanggal natin kanina. Yan. Kung saan nyo tinanggal kanina, dun nyo din ibabalik guys. May color coding din yan guys.
guys, bali na salpak na natin yung hose ng ink niya. Ngayon na ilalagay na natin yung tornilyo ng ink niya doon ng box niya, guys. Tapos ang susunod nating gagawin, guys, ay ilalagay na natin itong pinakatakip ng tangke ng ink ng printer. Parang nakaklip lang yan, guys. Salpak mo lang siya. Yan, guys, bali ang susunod natin ay ilalagay na natin yung tray ng printer natin, yung nasa baba. Dalawang tray kasi yan, guys. Uunahin natin yung tray ng nasa baba. Tapos ang susunod ay yung pangalawang tray ng ating printer. Isasalpak din natin yan, guys. Tutulak mo lang yan, guys. Yan. Yan. Pipix mo lang, guys. Tapos ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin yung stand ng scanner natin, guys. Kasi natanggal natin kanina yan. Dalawa yan, guys. At ilalagay na rin natin yung tornilyo nyo, guys. Tapos, ilagay na rin natin yung pinaklit nga dito sa baba kanina, guys. Ito, yung new tornilyo natin, guys. Kanina tinanggal natin. Lagay muna natin yan, guys, bago natin ilagay yung pinaka-scanner. Yan, tapos lagyan muna natin ng tornilyo yung pinaka-stand ng scanner niya, guys. Kailangan may balik natin lahat ng tornilyo niya, guys, para hindi matanggal. Ayun, guys, bali na lagay na natin yung mga tornilyo ng stand ng scanner natin, guys. Ang susunod natin ilalagay dyan, guys, ay yung scanner na natin. Salpak natin yan, guys. Tapos yung wiring niya ilalagay na rin natin, guys. Sasalpak nyo lang, guys. Kung gano'n yung pagtanggal nyo kanina ng scanner niya, guys, ganun din yung pagkakabalik niya. Yan, guys, sasalpak mo lang yan sa may mismong stand ng printer. Guys, bali na isalpak na natin yung scanner niya, guys. Ang susunod natin gagawin dyan, guys, ay ilalagay na natin yung ribbon ng printer natin, yung mga tinanggal natin kanina. Make sure, guys, na tama yung paglalagay nyo ng ribbon, guys, at mga wire dyan sa printer natin para hindi tayo magkamali, guys.
guys, lagay muna natin yung tornilyo ng stand ng scanner natin kasi apat yan guys pag nilalagay mo yan. Apat na tornilyo yan sa likod guys. Bali, nalagay na natin guys, ang susunod natin ilalagay ay itong wiring ng printer natin. Yan, yung ribbon muna ang ilalagay natin guys. Dapat may basehan kayo dyan guys para hindi tayo magkamali sa paglalagay ng ribbon at wiring guys. Double check lang guys para hindi tayo magkamali sa wiring. Paano yung tinanggal kanina yung wiring ng printer natin guys, ganun din yung dapat na pagkakabalik niya. Kasi pag oras na ini-start mo yan guys, pag nagkamali yung wiring niyan, baka lalong masira yung printer natin guys. Kaya make sure dapat na check nyo muna bago paandalin yung printer. Guys, bali nalagay na natin yung wiring niya at yung ribbon niya guys. Ganun lang guys ang magpalit ng timing belt ng Epson L1455. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Sana'y lagi niyo pong sabaybayan ang aking channel para mas marami pa akong video ma-upload na katulad nito.